My God, I hate drugs. Iginiit ng PNP na walang special treatment na ibinibigay kay Mark Anthony Fernandez na inaresto dahil sa pagdadala ng 1 kilong marijuana. Samantala, posibleng maharap sa kasong administratibo ang 2 babaeng pulis na nagpalitrato kay Fernandez at naging viral sa social media. May report si Jun Veneracion. Para matapos ito, 200,000. Sa pelikulang Marosa ni Direk Brillante Mendoza, isang kurap na pulis na nangihikil ng pera target ang small-time na drug dealers, ang ginampan ng role ni Mark Anthony Fernandez. Ito ang kanyang huling pelikula kung saan siya napanood bago siya na-aresto dahil sa di umano'y pagdadala ng 1 kilong marijuana. Sa kabila ng pagkaka-aresto, maging ang ilang pulis, hindi naawat sa pagpapapicture sa aktor. Kabilang narito ang 2 babaeng pulis na inuulan ngayon ng batikos. Sa litratong ito na kumakalat sa social media, makikita si Mark Anthony. Walang posas at mistulang nakaakbay sa 2 uniformadong babaeng pulis. Paliwarig ng PNP, may isang barangay kagawad daw na nakalusot sa kwarto kung saan isinilalim sa profiling si Mark Anthony. Siya raw ang nag-upload ng litrato. Actually, nagpa-picture po talaga sila for parang souvenir. Personal nila yon. Pero hindi po sila yung nag-upload nung picture na yon. Pero sabi mismo ni PNP Chief Ronald De La Rosa, hindi tamang magpakuha ng litrato sa isang inarestong drug suspect. Posible raw maharap sa kasong administratibo ang 2 babaeng pulis. Na hindi ko gusto yung ginawa nila, but at the same time, naintindihan ko yung kanilang pagiging dalaga, yung pagiging babae na humahanga sa artista. Pero yung ibang tao, lalong-lalo na yung mga ordinaryong criminal offender, para bang sabihin lang na there is a double standard sa policing na ginagawa natin, sa law enforcement na ginagawa natin. Aalamin daw ng PNP kung may nilabag na polisiya ang 2 pulis. Lalo't ang litrato, baka raw pag-ugatan ng suspechang may special treatment na ibinibigay sa aktor. Sa ngayon, nakahiwalay ng selda sa Angeles City Police Station 6 si Mark Anthony. May palikuran siya sa sariling electric fan, pati na kutsyon. Hindi niya kasama ang iba pang arestadong suspect na karton lang higaan. Pero ang mga pulis daw mismo ang nakahiwalay sa aktor bilang konsiderasyon dahil madalas daw ito mag-CR. Yung special treatment siguro, hindi na namin kukulong dito si, hindi na namin kukulong dito sa selda. Dito na lang siya. Pwede ko naman siyang bantayan dito. Oo. Oh. Para sa akin po, yun ang special treatment. Pansamantala lang daw siya mananatili rito at posibleng mailipat sa Angeles City Jail. They already filed the case in court. Yes, the case is already pending with RTC Branch 60. So, yung next move namin, pag-uusapan pa namin. Nakadalaw na ang kanyang live-in partner at kanyang abogado, pero wala pa rin buwing-bisitang malapit sa aktor. Hindi pa nagpapakita rito ang kanyang inang si Alma Moreno. Hindi pa rin siya handang magbigay ng pahayag dahil mataas pa ang kanyang blood pressure. Sabi rin ng kanyang kapatid sa amang si Renz Fernandez, pinaiwan sila ng kanilang legal counsel na huwag munang magbigay ng pahayag. Pero sa kanyang Instagram post, sinabi nitong kasama sa dasal niya ang kanyang kapatid. Nag-post din ang kanilang lumang litrato ang isa pang kapatid ni Mark Anthony na si Rap. Si Robin Padilla naman na pinsang buo ng ama ni Mark Anthony na si Rudy Fernandez, nagpapasalamat pa rin daw dahil buhay ang kanyang pamangkin. Matatandang, kinailangan daw barili ng mga pulis ang mga gulong na sasakyan ng aktor para mapahinto ito. Kung sakali raw na may nangyaring masama kay Mark Anthony, tiyak daw na hindi sila mapapatawad ni The Boy. Nagpapasalamat din si Binoy kay PNP Chief De La Rosa at sa Angeles City Police dahil sa anya'y makataong pagkakaaresto kay Mark. Sa kabilang banda, ay kinalungkot naman ng veteranong producer na si Barry Chu Maceda ang paraan ng pagpresenta kay Mark Anthony. Alam ko na hihingi ng pagkakataon na pantay-pantay ang trato sa lahat. I agree. Pero para sa akin, merong konsiderasyon na dapat ibigay sa mga artistang ito. I just hope na bigyan pa rin ng respeto. Alam mo, yung mga may pangalan, they are role models in our society. And kung sakali magkamali, sisirain mo na ang buong career ng isang tao. Matagal nang debate kung dapat gawing legal ang medical cannabis o marijuana sa Pilipinas. Sa ngayon, may nakabinbinang panukala na magbibigay ng access sa mga pasyenteng nangangailangan ng sinasabing lunas mula rito. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve?
Jessica, sa mga bansang Cambodia, Bangladesh, Australia, Canada at maging ilang mga states ano, sa Amerika, maluwag yung kanilang mga batas kaugnay sa paggamit ng cannabis o ng marijuana. Taliwas yan sa mga bansa tulad ng China, Singapore at maging dito sa Pilipinas. Katunayan, itinuturing itong illegal drugs. Taong 2013, Jessica, nagsimula yung kampanya ng ilang mga grupo na nananawagan na gawing legal ang paggamit ng marijuana sa paniwala na makakagaling daw ito sa mga sakit tulad ng cancer, glaucoma, epilepsy at iba pa. Pero mukhang tutol dito yung mga otoridad, lalo't paniwala nila mas maraming masamang dulot ito kesa maganda. Pagkontra sa cancer, ito ang katwiran ng aktor na si Mark Anthony Fernandez kung bakit siya gumagamit ng marijuana. Anya, nangangamba siyang baka matulad siya sa kanyang amang si Rudy Fernandez na namatay dahil sa pancreatic cancer. Sa bisa ng DOH Administrative Order noong 1992 at Board Directive nitong 2014, maaari raw mag-apply ng permit sa DOH o Department of Health, FDA o Food and Drugs Administration at DDB o Dangerous Drugs Board ang sinumang nagnanais na gumamit ng marijuana bilang gamot. Inaalaw po ng batas yan, pero kailangan ni special permit to use it for medical purposes. Dagdag ni Ubial, hindi lingid sa kaalaman niya na may ilang doktor na posibleng nagre-reseta na ng marijuana sa kanila mga pasyente. Pero sa aming experience, wala pa pong nagre-request sa FDA. Sa Kongreso, muling inihain ang House Bill No. 180 o Philippine Compassionate Medical Cannabis Act para mas magkaroon ng access ang mga pasyenteng nangangailangan nito, regulated at particular rin ang mga pamantayan sa kung sino ang pwedeng gumagamit ng medical cannabis. Sa ilalim ng panukala, ang mga pasyenteng may cancer, glaucoma, multiple sclerosis, may pinsala sa spinal cord, epilepsy, HIV/AIDS, mga nasa hospice care na may post-traumatic stress disorder, rheumatoid arthritis at iba pang kondisyon na isasaalang-alang ng DOH ang pwedeng gumamit ng medical cannabis. Tanging mga sertipikadong doktor lang ang pwedeng magreseta sa kanilang pasyente. Ang pagsasabatas nito, matagal nang inaasahan ng mga naniniwala sa bisa ng medical cannabis tulad ng grupong Philippine Cannabis Compassion Society. Si Lincoln Lagandaon may 23 anyos na anak na may global developmental delay at inaatake ng seizures. Madalas siyang atakihin tuwing madaling araw, 3 araw sa isang linggo. Naging inspirasyon daw ng kanyang anak para tumulong sa pagakda ng House Bill 180. Minsan, binigyan ng doktor ng ganito, tapos after few months, persistent pa rin. So, palit na naman siya. Upon seeing the video of Charlotte sa YouTube, I was really convinced na ito ang dapat na para sa anak ko. Ganito rin ang sentimiento ni Girly Cleofas. Hirap na hirap raw siyang makita ang anak na si Julia na maya't mayang inaatake ng seizures dahil sa sakit na cortical dysplasia at infantile spasms. Hindi raw sapat ang mga anti-epilepsy na gamot na ibinibigay sa kanyang anak. Buwan-buwan kami nagtataas ng dosage niya hanggang sa sagad na yung dosage na ini-intake niya sa araw-araw. Hindi pa rin nababawasan yung seizure niya. Pero ang kinababahala ng Dangerous Drugs Board, posibleng maabuso at gamiting palusot lang ang medicinal value nito. Ang daming nagsasabi ngayon na gamot naman ang marijuana, hindi naman nakaka-addict, wala namang masamang epekto. Hindi po totoo yan. Hallucinogen siya, no? Mind-altering. Long-term studies have shown that it alters yung learning experience ng individual. Nahihirapan na silang mag-aral. Yung memory, nagsasuffer. Noong 2015, numero uno na ang marijuana sa pinakaginagamit at ibinibentang illegal drugs sa bansa ayon sa DDB. Pangalawa lang ang shabu, kabataan din ang numero unong gumagamit nito. Sa gitna ng debate kung dapat bang gawing legal ang medical cannabis sa bansa, naniniwala ang dating health secretary na si Dr. Jaime Galvestan na malaki ang may tutulong ng medical cannabis sa paggaling ng pasyente. Halos 4 na dekada na rin nag-aaral at nagsasaliksiksitan sa aspeto ng medicinal plants. Ang isa kasi sa pinakamasaklap na reklamo ng mga pasyente ay yung kirot. Ang pag-unang hakbang ay matanggal ang kirot sa pagkagamot ng cancer. Jessica, yung House Bill 180 ay kasalukuyan pa rin na nasa committee level. Yan yung ifinail ano, ni Isabella Representative Rodolfo Albano. At patuloy yung paglalabi ano, ng PCCS dun sa mga mambabatas na gawing
tuloy itong maging batas, ano? Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na tutol siya dun sa paggamit ng marijuana, liban na lamang kung talagang makakalikha ng isang gamot mula rito, Jessica. Steve, liwanagin lang muna natin, no? Sa pagkakaintindi ko kasi, iba yung marijuana na ikinaka-addict ng maraming mga kabataan doon sa medical marijuana na tinatawag. Ito yung nakakagamot, lalo na sa mga bata na may seizures. Tama ba yung intindi ko, Steve? Tama ka dyan, Jessica. Kasi yung marijuana ay meron siyang 400 ano, na iba't ibang mga kemikal. Pero isa lamang na component noon, yung nakakagaling, yun yung CBD na tinatawag nila. At yung CBD na yun, ang sinasabi ng Dangerous Drugs Board, baka pwedeng isynthesize ano, yung chemical na yun para yun lamang yung magagamit. Kasi yung iba, yung may mga psychoactive effect ano, dun sa mga ibang makakahitit or yung mga naninigarilo noon or ginagamit siya bilang gamot. Yun yung dapat nilang ihiwalay kasi yun daw yung sinasabi nila na nakakasama liban doon sa CBD. Kaya nga ang sabi ng Dangerous Drugs Board, kung magiging kagaya nung sa Amerika, nakabuo sila ng isang gamot para sa sakit sa tiyan, ano, yung Maridol na tinatawag, kung makakalikha raw ng ganung klase ng gamot at makakabuo, ay posibleng matanggap at maalis ano, yung sa listahan ng mga ipinagbabawal na droga. Pero as it is, sa ngayon, dahil 400 na iba't ibang chemical yun eh. So illegal drugs daw, mas maraming masama kaysa sa mabuti, Jessica. So you're saying pare-pareho lang ang pinanggagalingan nito. Ang nagkaiba lang, it's the same marijuana plant. Ang pinagkaiba lang, meron lang isang element, yung CBD, na dapat maihiwalay para yon ang gawing gamot. So hindi ito ibang variety ng marijuana kasi sa Amerika, sa pagkakaintindi ko, in Colorado for example, 'di ba? They're growing medical marijuana o medicinal marijuana. Iba ito, ganun ba 'yon? Yun ang sinasabi sa atin ng Dangerous Drugs Board kasi yung marijuana in general ay may iba't iba siyang component pero lamang isang element na nakagagaling at kung sakali nga na mahihiwalay yung element na yon ay makakatulong sa paggamot ano dun sa mga may sakit. Pero kung hindi nga ito magagawa, talaga namang maituturing pa rin daw itong dangerous drugs lalo't maraming mga components na magtutulot ng mas malala pa na kondisyon doon naman sa mga gumagamit nito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.